Ating tuklasin ang mga misteryong nababalot ng hiwaga sa mundo, mahika, at mga halagang aral ng buhay. Sa isang gubat na tahanan ng mga engkanto, doon naninirahan ang mag-asawang sina Alaric at Serafina. Si Alaric, isang matipuno at mabagsik na engkanto, at si Serafina, isang dilag, na kayaman ang sumisilay sa ganda ng liwanag ng buwan. Isang gabi, habang sila'y naglalakad sa maburol na kagubatan, napansin ni Alaric ang kakaibang ilaw mula sa kalaliman ng gubat. Tinungo ng mag-asawa ang lihim na puok, at doon natuklasan ang misteryosong tanawin ng lupain ng mga tao. Ang kakaibang ilaw ay nagmumula sa isang kasalang, nagdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Sila'y mga tao na walang kaalam-alam sa kakaibang katauhan ng mag-asawang engkanto. Naakit sa kakaibang kaganapan, nagsimula ang puso ni Alaric at Serafina, na bati din ang masalimuot na mundong ito, at sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang init ng pagmamahalan, na umusbong sa gitna ng dalawang nilalang, mula sa magkaibang kaharian. Nang pabalik na sa kanilang tahanan, hindi mapakali si Alaric. Napansin niya ang pagbabago sa ugnayan ng kanyang kaharian at ng mga tao dahil sa kanilang pagbisita. Ang mga engkanto'y nag-aalala sa maaaring epekto ng pagkakaroon ng koneksyon sa mundo ng mga tao. Isang araw, dumating ang mga kaharian ng hangin at tubig upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa pagtuklas ni Alaric at Serafina sa mundong tao. Ang kanilang pagmamahalan ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang mga pangyayari sa kaharian ng mga engkanto. Ang mga pinuno ng iba't ibang kaharian ay nag-aaklas laban sa mag-asawa at ang pagkakaayos ng buhay sa engkantadong mundo ay nagsimulang magdusa. Si Alaric, na labis ang pagmamahal kay Serafina, ay napipilitang hanapin ang paraan upang mapanagot ang mga alitan at mapanatili ang kapayapaan. Sa paglalakbay ni Alaric, dadaanan niya ang panganib at hamon na nagmumula sa sarili niyang kaharian. Ang pagtutunggali ng magkakaibang elemento ng kalikasan ay nagbubunga ng hindi malilimutang laban at ang kinabukasan ng mag-asawa ay nakasalalay sa kanyang mga kamay at sa kanyang tapang na ipaglaban ang pag-ibig na kanilang nadiskubre sa kaharian ng tao. Habang patuloy na nagkakaroon ng pag-uusap ang dalawa, napagtanto ni Althea na si Mangcardo ay hindi lamang isang ordinaryong kapre. Siya ay may puso na puno ng kabutihan, at siya'y hindi malupit tulad ng mga kwento tungkol sa kapra. Si Mangcardo naman ay napansin ang kabutihan at kagandahan ni Althea na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Mabilis na lumipas ang mga araw, at ang kanilang pagkakaibigan ay lumalim. Si Mangcardo ay dumadalaw sa engkanto araw-araw, at tuwing magkasama sila, ang kagubatan ay tila sumasaya at umuusbong sa buhay. Ngunit sa likod ng kanilang pagsasama, mayroon ding mga pagsubok na paparating na maglalagay sa kanilang relasyon sa ilalim ng pagsubok. Sa kabila ng lahat, si Mangcardo ay determinado na ipakita kay Althea ang tunay niyang sarili at ang kanyang pagmamahal. Ngunit ang tunay na hamon ay nasa hinaharap, at ang kanilang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Sa paglipas ng mga buwan, umusbong ang kaharian ng mga engkanto bilang isang huwarang modelo ng pagkakaisa. Ang pagmamahal ni na Alaric at Serafina ay nagsilbing pundasyon ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ngunit, sa di inaasahang pangyayari, dumating ang isang malupit na unos na nagdadala ng mapanganib na takot sa kaharian. Isang malakas na puwersa ng kadiliman ang nagsiklab at ang mga engkanto ay napilitang magsanib puwersa upang harapin ang bagong pagsubok. Sa gitna ng kaguluhan, nagtagumpay ang mag-asawang Alaric at Serafina na ipagtanggol ang kaharian. Sa pagkakaisa ng mga iba't ibang uri ng engkanto, natuklasan nila ang lihim na lakas na nagbubuklod sa kanilang lahi.
Pagkatapos ng matindi at masalimuot na laban, nagtagumpay ang mga engkanto sa pagsupil sa kadiliman. Sa pagtatagumpay na ito, lalong lumakas ang pag-asa at pagmamahal sa kanilang kaharian. Itinataguyod ng kaharian ng mga engkanto ang konsepto ng pagkakaisa, pag-ibig, at tapang. Ang pag-ibig nina Alaric at Serafina ay nagbukas ng pintuan sa isang mas maganda at mas matibay na kinabukasan para sa lahat ng mga nilalang sa kaharian ng mga engkanto. Matapos ang tagumpay sa laban ng kadiliman, nagkaroon ng bagong buhay ang kaharian ng mga engkanto. Ang mga engkanto ay nagtulungan upang itatag ang isang mas progresibong pamayanan kung saan nag-aambagan sila sa pagpapaunlad ng kanilang kultura at teknolohiya. Si Alaric at Serafina ay naging pangunahing tagapagtatag ng isang paaralan kung saan ang mga kabataang engkanto ay natutunan ang mga bagong kakayahan at kaalaman. Ang paaralang ito ay naging sentro ng edukasyon at pag-unlad para sa kanilang lahi. Ang kaharian ay nagbukas din sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga mundong may mga nilikha. Nagkaroon ng masusing ugnayan ang mga engkanto sa mga puok na itinuturing nilang kapwa nila nilalang tulad ng mga diwata, sirena, at iba't ibang engkantadong nilikha. Sa pagdaan ng mga taon, nag-usbong ang kaharian ng mga engkanto bilang isang pangunahing puwersa ng kabutihan at pagkakaisa. Ang mga aral ng pag-ibig, tapang, at pag-unlad ay nagdulot ng lihim na tagumpay. Sa kanilang buhay, ang mag-asawang Alaric at Serafina ay nagtulungan upang itatag ang isang payak, ngunit makabuluhang kaharian ng mga engkanto. Ang kanilang pag-ibig at liderato ay nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon na nagbubukas ng landas tungo sa mas maganda at mapayapang hinaharap. Sa paglipas ng maraming dekada, ang kaharian ng mga engkanto ay lumago at nagtagumpay sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Ang pag-ibig nina Alaric at Serafina ay nanatili na parang alitaptap sa gabi, nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang kasaysayan. Ngunit, sa pagtanda ng mag-asawa, naramdaman nila ang pangangailangan na ibahagi ang kanilang kaalaman at karanasan sa mas batang henerasyon ng mga engkanto. Itinatag nila ang Paaralang Alarica, isang institusyon na naglalayong ituro ang mga aral ng pag-ibig, tapang, at pagkakaisa. Sa pagdaan ng mga taon, naging mga tagapagturo sina Alaric at Serafina,
nagbahagi ng kanilang kaalaman at nagsilbing gabay sa mga kabataang engkanto. Ang paaralan ay naging sagisag ng pagpapatuloy ng kanilang mga aral at tradisyon. Sa huli, nagdesisyon si Alaric at Serafina na maglaan ng oras para sa kanilang sariling pagpapahinga. Sa ilalim ng kalikasan at malamig na hangin ng gubat, namahinga sila ng magkasama, nagdadala ng golek at pasasalamat para sa mga pagkakataong nagbigay kahulugan sa kanilang buhay, nananatili ang kanilang pag-ibig na nagdulot ng lihim na pagbabago sa kanilang mundong puno ng misteryo at mahika. Sa pag-usbong ng araw, naramdaman nina Alaric at Serafina na ang kanilang mga paglalakbay ay dumating na sa wakas. Nagsanib puwersa sila upang yakapin ang unang sinag ng umaga, alam na ang kanilang pag-ibig at mga aral ay mananatili sa puso ng kanilang kaharian. Bago sila tuluyang lumisan, dumaan sila sa paaralang Alarica upang makipag-usap sa mga estudyante at tagapagturo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangako at inspirasyon, nangako na ang kanilang pag-aaral, at mga alaala ay magbubukas ng mga pintuan para sa mas marami pang pag-usbong at pag-asa. Sa paglisan ng mag-asawa, ang kaharian ng mga engkanto ay nagdulot ng luha ng pangungulila. Ngunit sa bawat patak ng luha, naisip ng lahat, ang kahalagahan ng pagmamahal at pagkakaisa na ipinamana nina Alaric at Serafina. Ang mag-asawa ay naglakbay patungo sa lihim na lugar kung saan ang mga engkanto ay naghihintay para sa kanilang pag-uli. Ang pinto ng mundong ito ay bumukas para sa kanilang paglipad, handa na sa mga bagong paglalakbay at pagtatangkang bumuo ng mas makulay na kabanata. At sa huli, ang kaharian ng mga engkanto ay nanatilit umuusbong, nagdadala ng alaala ng unang engkanto at naghihintay sa mga pagdating na pag-ibig at kaharian na magbibigay buhay sa kanilang mahiwagang mundo. Matapos ang maraming taon, dumating ang araw ng pagbabalik nina Alaric at Serafina sa kaharian ng mga engkanto. Ang mga tagpo ng pag-ibig at pakikipagtulungan na kanilang iniwan ay bumalik sa kanilang mga alaala nang makita ang mga kilalang puok at gubat. Sa kanilang pagbabalik, napansin nila ang mga bagong pagbabago sa kanilang kaharian. Ang paaralang Alarica ay lumago at nagtagumpay sa pagtatanim ng kaalaman at pagmamahal sa mga bagong henerasyon ng engkanto. Sa pangunguna ng mga tagapagturo at lider, nagbukas ang kaharian sa mas maraming puok at mga nilikha. Ang pagkakaisa ng mga engkanto at iba't ibang nilalang ay nagbigay daan sa pag-unlad at pag-usbong ng kanilang kaharian. Nakita nina Alaric at Serafina ang kanilang mga anak at apo, nagdadala ng tuwa at pagmamalaki sa kanilang mga mata. Ang pag-ibig na kanilang itinaguyod noong unang panahon ay nagdulot ng pag-usbong ng mas maligayang pamayanan ng mga engkanto. Ang kaharian ng mga engkanto ay masiglang buhay na buhay, puno ng pag-asa at pangarap. Ang pag-ibig at pagkakaisa ni Alaric at Serafina ay nagbukas ng mga pintuan para sa walang hanggang pagbabago at pag-usbong sa mahiwagang kaharian ng mga engkanto. Sa pagdating, naisip nina Alaric at Serafina ang mga yugto ng kanilang buhay. Ang kaharian ng mga engkanto ay nagtagumpay sa pag-usbong at pag-unlad, at ang mga paglakbay na kanilang inumpisahan ay naging bahagi ng malalim na kasaysayan ng kanilang lahi. Nagdaos ang kaharian ng isang makulay na pagdiriwang para sa pagpapatapos ng kwento ng unang engkanto. Ang mga engkanto, diwata, at iba't ibang nilalang ay nagtipon-tipon upang iparating ang pasasalamat sa mag-asawang Alaric at Serafina.
Sa harap ng kanyang mga kababayan, nagbigay si Alaric ng inspirador na mensahe tungkol sa kahalagahan ng pag-ibig, pagkakaisa, at pagtutulungan. Si Serafina naman ay nagbigay ng mapanuring pahayag ukol sa kahalagahan ng pag-alaga sa kalikasan at pagpapahalaga sa kanilang kultura, nagpaalam ang mag-asawa sa kanilang kaharian. Ngunit kahit sa paglisan, ang kanilang mga alaala at mga aral ay nananatili sa puso ng bawat engkanto. Isinumpa ng mga tala ang kanilang kwento, itinuturing itong gabay at inspirasyon para sa mga darating pang henerasyon. Sa pagitan ng mga hanging lumilipad at mga kagubatan na bumubuo ng kanilang kaharian, naglakbay ang mga alo ng pag-ibig ni na Alaric at Serafina. Ang kwento ng unang engkanto ay nagwakas, ngunit ang lihim na sekreto ng kanilang pag-ibig ay nananatili, nagdadala ng magandang pag-asang magbubukas sa mga pintuan ng hinaharap ng mahiwagang mundo ng mga engkanto. At dito nagtatapos ang kwento, ang unang engkanto. Matapos ang matinding labanan, ang kagubatan ay unti-unting bumalik sa dati nitong katahimikan. Ang mga engkanto at mga nilalang ng kagubatan ay nagpasalamat kay Mangkardo sa kanyang katapangan at dedikasyon. Ang kanilang pagkakaibigan at pagtutulungan ay nagbigay daan sa isang bagong yugto ng kapayapaan sa kanilang tahanan. Si Mangkardo at Althea ay nagpasya na magdaos ng isang salo-salo sa ilalim ng malaking sampalok na puno bilang pasasalamat sa lahat ng mga nakibahagi sa laban. Ang mga engkanto ay nagdala ng mga masasarap na pagkain mula sa kanilang kaharian, at ang mga kapre ay nagambag ng kanilang mga paboritong prutas mula sa kagubatan. Ang kasiyahan ay tila bumabalik sa kanilang lugar, at ang bawat isa ay masayang nakipagdiwang. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may isang bagay na hindi maikakaila. Si Mangkardo ay pakiramdam na may isang bagay na hindi pa niya nasasabi kay Althea. Sa gitnang bahagi ng salo-salo, habang ang mga tao ay nagtatangkang magpahinga at magsaya, si Mangkardo ay nagpasya na ipahayag ang kanyang tunay na nararamdaman. "Althea," sabi ni Mangkardo, ang kanyang boses ay puno ng kabigatan, "mayroon akong nais na sabihin sa iyo. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko na kayang itago pa ang aking nararamdaman para sa iyo." Nagtitigan si Althea sa mga mata ni Mangkardo, at sa kanyang puso, naramdaman niyang ang kanyang mga damdamin ay mas malalim kaysa sa dati. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang siya ay nag-aantay ng mga susunod na salita. "Althea, mula nang una kitang makita, hindi ko na naisip na magkakaroon tayo ng ganitong kalapit na pagkakaibigan. Ngunit ngayon, nalaman ko na hindi lamang ako nagmamalasakit sa iyo bilang isang kaibigan. Mahal kita, Althea," sabi ni Mangkardo. Ang mga salitang iyon ay tila naging himig sa pandinig ni Althea. Nag-uumapo ang kanyang puso sa saya, ngunit may kasamang takot sa mga hindi inaasahang pagsubok na maaaring dumating. Ang kanyang pag-ibig kay Mangkardo ay hindi maikakaila, ngunit alam niyang may mga pagsubok pa rin na kailangan nilang pagdaanan. "Hindi ko rin maikakaila ang nararamdaman ko para sa iyo, Mangkardo," sagot ni Althea. "Ngunit alam nating hindi madali ang ating sitwasyon. May mga hadlang pa tayong kailangang pagtagumpayan, at hindi ko alam kung paano natin iyon magagawa." Sa kanilang pag-uusap, nagpasya silang maglaan ng oras upang pag-isipan ang kanilang mga plano para sa hinaharap. Ang kanilang relasyon ay puno ng pag-asa ngunit sabik na nag-aalala sa mga posibleng pagsubok. Pinili nilang magtrabaho kasama ang mga engkanto at mga kapre upang patuloy na pangalagaan ang kanilang tahanan at tiyakin ang seguridad ng kanilang relasyon. Isang araw, si Mangkardo ay nagdala ng isang espesyal na regalo kay Althea. Isang magandang singsing na yari sa ginto at may nakaukit na simbolo ng kagubatan. Ang simbolo ay nangangahulugang pag-ibig, pagkakaibigan, at pangako. "Althea," sabi ni Mangkardo habang siya'y naglalagay ng singsing sa daliri ni Althea, "ito ay simbolo ng ating pag-ibig at pangako na magkasama nating haharapin ang lahat ng pagsubok." Si Althea ay lumuhod sa harap ni Mangkardo at umiyak ng kaligayahan.
Ang kanilang pag-ibig ay tila nagkaroon ng bagong kahulugan sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanilang naranasan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang pag-ibig ay naging inspirasyon sa buong kagubatan. Ang kanilang pagkakaibigan, tapang, at dedikasyon ay nagbigay daan sa isang bagong simula para sa kanilang tahanan. At sa bawat araw na lumilipas, pinipilit nilang ipakita na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang kanilang pagmamahalan ay mananatiling matatag at tunay. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.